Malayo na ang narating pagdating sa katagumpayan ng pamahalaan laban sa mga teroristang komunistang grupong CPP-NPA sa bundok man o maging sa highly urbanized areas. Isa sa ipinagmamalaki ng pamahalaan ang isinasagawang deklarasyong insurgency free ang ilang mga lugar sa bansa na dati ay hawak ng mga teroristang komunistang CPP-NPA-NDF. Kaya naman hindi nagpahuli ang Cainta Rizal kasunod ng makamit nito ang stable internal peace and security nitong Martes, September 12, 2023. Ibig sabihin, insurgency free na ang munisipalidad ng Cainta sa kadahilan ng wala nang namamataan ng mga otoridad na presensya ng mga komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel Erwin Comendador, Battalion Commander ng 80th Infantry Battalion sa panayam ng SMNI News. Itong SIPS or Stable Internal Peace and Security or what we call a peaceful municipality or sa madaling salita, insurgency free yung ating area. Meaning to say, wala ditong mga armed confrontations na nagaganap. Aniya, magmula nang maipatupad ng pamahalaan ang Executive Order No. 70, ay unti-unting nabuwag ang mga organisasyon ng makakaliwang grupo sa Cainta Rizal. Sa ating pag-evaluate, ang kagandahan po with the implementation of the EO 70, dahan-dahan na itong naibuwag yung kanilang mga na-organisa. Yung mga taong kanilang na-recruit ay talagang umaayaw na rin dito sa kilos, dito sa ating CPP-NP o dito sa white area operations. Sa ngayon, target ng 80th IB, katuwang ang kapulisan at ang pamahalaang panlalawigan ng Rizal at iba't ibang ahensya na maideklarang insurgency free ang buong lalawigan. Sa ngayon kasi, sinabi ni Lieutenant Colonel Comendador na sa lalawigan ng Rizal, 9 na bayan pa lang ang naidedeklara na insurgency free municipality at patuloy pa ang kanilang ginagawang validation sa ibang bayan at syudad. Sa huli, bagamat idineklara na bilang insurgency free ang bayan ng Cainta, sinabi ni Lieutenant Colonel Comendador na patuloy pa rin ang kanilang mga gagawing information campaign sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Rizal. Kung titingnan natin, kahit highly urbanized na isang area, hindi siya nagiging excuse sa mga recruitment. Kaya yung ating inisiyatiba ngayon is to have a massive campaign dito sa lahat ng mga cities, highly urbanized areas, and mga schools para po mapagbigyan ng linaw kung ano ba yung mga organisasyon na kanilang mga sinasamahan o sinasalihan. Matatandaan na mas pinalawak pa ngayon ng mga kasunduluhan ng 80th Infantry Battalion ang security awareness nito sa mga paaralan laban sa maling ideolohiya ng CPP-NPA-NDF. Ang magandang balitang yan ay hindi lang sa bayan ng Cainta, dahil maging sa iba't ibang panig ng bansa ay may kanya-kanyang kwento ng katagumpayan laban sa mga teroristang komunistang CPP-NPA-NDF. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Ayun, napakaganda ng ulat na ito, yung mga mass base area dati na kinokontrol ng CPP-NPA-NDF dyan sa kanugnog ng mga bayan at syudad dito sa Metro Manila. Ma'am Lorraine, ay napabaliktad na ng ating mga kasamahan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mga lugar na pinupugaran ng urban operations ng CPP-NPA-NDF.